Aurelia. Magandang araw. Handa ka na ba, Marichuy? Oo, kanina pa nga kita hinihintay na dumating eh. Ay nako, hindi na yung makapaghintay, Doktor. Siyempre naman, ang tagal kong hinintay ang araw na to eh. At dahil nandito ka na rin sa wakas, pwede bang simulan mo na ang pagtatanggal? Danielle, utang na loob. Huwag mo siyang saktan, may sakit siya. Wala yung katotohanan. Nagpapanggap ka lang na may sakit ka para maawa sa'yo si Rosso. At sa tingin mo magagawa akong bagay niyon? Oh. Lalo na sa babaeng pinakamamahal ko? Napakaduod mo. Para lang makuha mo ang mga bagay na gusto mo, nagagawa mong lukuhin ang ibang tao. Hindi ka na niya mahal, hindi ba? Tanggapin mo na lang. Hindi ka marunong tumupad sa usapan, Rosso. Anong ibig mo sabihin doon? Sabi mo kailangan mo ng panahon para makapag-isip, di ba? Kaya lalayo ka sa kanya at sa akin. At hindi mo kukontakin si Daniel kahit masaktan ka pa. Eh, sira pa na talaga ulo mo eh! Teka lang, Daniel! Tama na! Huwag mong gawin to! Nagsinungaling ka. Binigo mo ako, Rosso. Sige, aalis na ako. Pero tandaan mo, hindi mo kailangan makonsensya pag may nangyari sa akin. Daniel, parang kinakabahan ako. Baka kasi may gawing kalokohan si Vicente. Rosso, duwag siya. Hindi niya magagawa yun. Rosso, ako ang pakinggan mo. Walang sakit si Vicente. Nasisira tayo dahil sa pagsisinungaling niya. Hindi mo ba talaga naiisip yun, ha? Hindi mo dapat pabayaan na masirang relasyon natin lang dahil sa lalaking yun. Huwag mong hayaang mangyari yun. Utang na loob. Natutuwa ako para sa iyo, iha. Natutuwa ako. Marichuy, dito ko gustong alisin ang benda mo para kontrolado ang liwanag. Nasa opisina ba tayo ng papa ko? Oo, nasa opisina nga. Naisara ko ng mga kurtina, Doktor. Salamat, Israel. Pakiabot yung guantes. Yung isa po. Sige, mahal ko. Tatanggalin ko na ang benda mo para malaman ko kung tagumpay yung operasyon. Tagumpay yun? Sigurado yun dahil inopera ako ng pinakamagaling na doktor sa buong mundo. Tama ba? Isang linggo na nakalipas. Sigurado maganda rin ang mga mata makikita sa magandang mukhang yan. Marichuy. Ano kaya mangyayari kapag natanggal niya yung benda ni Marichuy? Maging kaibigan ko pa rin kaya siya? O itatakpil niya ako dahil sa paglilihim ko sa kanya na si Juan Miguel San Roman at Pablo Cisneros ay isang tao lang?